leave you with a combination shot. Will he take it or will he play safety? Marami yun siguro. Sa tagal-tagal ko naman. Oh. Oh, yun. Swerte talaga yata. Papasok. Ayun, may pumasok pa sa Venus. Venus, wala tayong magagawa. Kung swerte, swerte. Iba na yung swerte. Ayan si Janet. Tawa ng tao si Efren. Galing ha. Wala talagang ibang tira. Magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Pinakabiswerte yan. Showtime, folks. Masyatsyambang ko lang yun. Hindi man talaga ginagawa. Swerte lang yun. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Magandang araw mga kabilyar. Ito po ang LG Flatron Billiard Challenge. Naganap po ito noong taong 2001 sa Casino Filipino, Parañaque City. Isa ito sa pinakamalaking billiard event na naganap sa Pilipinas. Ang papremyo ay aabot sa $15,000 o nasa mahigit 700,000 pesos. Inimbitahan ang dalawa sa pinakamagaling na player sa buong mundo upang makibahagi sa event na ito. Siya ang babaeng tinaguri ang the best female player of all time. Siya ang number one player noong taong 1995 at 1996. Voted Player of the Year din siya ng Billiards Digest Magazine at recipient ng Women's Professional Billiards Association WPBA. First Person of the Year Award noong taong 1998. Isa sa pinakamaganda at pinakasexing bilyarista sa balat ng lupa. Siya ang Black Widow ng New York City, USA. Janet Lee. Ang makakatunggali naman niya dito ay ang world-class pool superstar na naging inspirasyon sa maraming Pilipino at lahat ng tao sa buong mundo. Isa siyang 3-time World 8-Ball Champion, ang 1999 World 9-Ball Champion, ang katangi-tanging Pinoy na nanalo sa US Open 9-Ball Championship, ang kanyang angking kakayahan sa halos lahat ng klase sa larong bilyar, ang nagdulak sa karamihan na siya ay hirangin, the greatest of all time. Galing sa Angeles, Pampanga, the magician, Efren Bata Reyes. Ang galing mo pala dyan ah. Swerte lang yun. Ang match na ito ay race to 13. Si Janet Lee ang unang nag-break. Makikitang may nagkumpulang bola sa lamesa. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng Black Widow dito. Sinubukan ni Janet Lee na karambolahin ang 9, ngunit hindi ito pumasok. Sinubukan naman ni Efren ang bank shot sa 2-ball, ngunit hindi rin ito pumasok. Sa pagkakataong ito, makikita natin ang palitan ng tactical safety plays.
libo-libong tao ang dumayo sa lugar na ito upang manood ng laro. Isang pagkakamali ang nagawa ni Jeanette Lee dito. Hindi siya nakapagbanda ng bola pagkatapos tamaan ang dos. Kaya ball in hand na si Efren dito. Pipitigin niya ng konti yung white ball tingin mo. Oh, pero sumablay ka agad. Pero may safe. Buenas pa si Everett. Hindi, papasok pa yata yung 7. Yung di ba pumasok, ayun, may safety pa. Hoy! Sumablay si Everett sa 6 ball, ngunit muntik na niyang maipasok ang 7 ball. Buti na lang si Everett na nakalab. Sa pagkakataong ito, walang direct shot si Jeanette Lee sa 6th ball. Kaya dapat niya itong ibanda at patamaan man lang. Ang ganda niyan! Pumasok sa yun! Ang gandang pagkakataon. Hindi naman nagpakuli sa pagpapakitang gilas ang Black Widow. Naipasok niya ang 6th ball pagkatapos ng isang magaling na kick shot. And Jeanette Lee, the Black Widow, takes a 1-0 lead in the. Unang nakapuntos si Jeanette Lee sa larong ito. Punta na tayo sa second draft. Si Efren ang nag-break. Kanina po may pagkakataon si Efren, no? Safety na si Efren. Sa first crack, may pagkakataon si Efren bata na yung run. Isang magaling na depensa ang ginawa ni Efren. Matagumpay naman itong napatamaan ni Jeanette Lee. Knowledge nga siya na pinakamagaling sa buong mundo. Oh, sa mapa ng preparation niya, he is not happy. Ayaw niyang patamayin sa maybe yun because... Oo, totoo. Kaya nga tinawag na Black Widow. Pero nandiyan yung asawa. Kaya mo siya, hindi naman kami seloso. Ikaw na seloso ka? Unti-unti nang pinapakita ni Efren ang mga magic shots niya dito. Sa panahong ito, nasa 47 taong gulang na si Efren Reyes. Ang ganda preparasyon niya because it makes the shot so much easier. Ang mga tao nakakaintindi. Ganang maluwag itong ating mga kababayan dito. But syempre ba, although baka nga sila dito kay Jeanette Lee, sino ba na? Punta na tayo sa pangatlong rack. Si Jeanette Lee ang nag-break. Ngunit wala siyang nakuhang bola. Yan, nakikita mo, kinakarambola niya yun eh. 4 yata pumasok sa club. Napaka-buenos naman niya. Sabay tawa. Tawa ba? Magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Nagtangka si Efren na karambolahin ang 9, ngunit ibang bola ang pumasok. Mukhang sinuwerte nga talaga si Efren sa tirang yon. Kung ikaw ay magaling, mas malaki ang tsansa mong swertehin. Kanina yung pinitigong 7, nagulat ako, ba't tumakbo?
tumakbo ng ganun. Kabilis talaga yan. Okay, now we're having two straight routes here for the magician, FN Bata Reyes, to take a 2-1 lead. Masaya. Samantala, ito naman, 2-1 lead by FN Bata. Ito ang pang-apat na rack. Lamang na si Efren 2-1. Alternate on pala gula talaga. Alternate na rin. Hindi si Janel. So, nakita na natin. Madaling natapos na Efren ang rack na ito. Pagkatapos ng isang mabilis na 2-9 combination. Ginawa siyang mag-play sa butas na yan eh. So, alam mo, may ibang butas na lang makakalugi. Baka alam mo nito yun. So, ito pala ngayon. Ito ang rack 6. Lamang si Efren 4-1. Muntik na siyang makagawa ng golden break. Babalik yun sa Nuepe! Natutuwa si Janel. Ang galing mo talaga, bright ka! Muntik nang maipasok ni Efren ang 9 ball pagkatapos nitong sumablay sa bank shot. Pinabalik sa Nuepe. Alam mo, ikaw lang ha, pare ha? Sabi niya. Tuwa-tuwa siya. Hihirit pa. Nagpakitang gilas naman ang Black Widow nang maipasok niya ang 9. Pinaatras niya ang bola mano pagkatapos tirahin ang 2. Sabi mo sa akin kung sino. Yun, hold mo sa side. Uy, hindi pumasok. Yung 5 na doon sa corner. There's no safety kasi. Nasa rack 7 na tayo, lamang na lang si Efren ng 2. Dahil walang tira sa 1, nag-push out si Jeanette Lee dito. Sakat siya. All ball yan. That gives an opportunity for Jeanette Lee to ball. Tinira naman ito ni Efren, ngunit sumablay at na-scratch pa ito. Ito na ang pagkakataon ni Jeanette Lee upang makabawi. Nasa 30 years old na si Jeanette Lee sa panhong ito. Siya ay isang Amerikana na may dugong Koreana. So at that she scores her third win. Sa napakamurang edad ay agad naging kampiyon na ito. But he is very relaxed. I've not seen him like that in a long while. That's right. At kanina habang tumino like any good player, you analyze what. Sa rack 8, nilinis agad na Efren Reyes ang lamesa. Hindi masyado magagaling na mamastery niya. Sa libro yun, hindi gagawin ang mga matitirong professional lagyan. And it is another 2-game edge for the magician at 5-3. Sa rack 9 naman, malaki ang panghihinayang ng Black Widow sa nangyari dito. She's gonna use left hand. Baka safety pa ito. Tatago yung white ball sa likod ng 9 ito. The way she's doing. Yun, kinarang bola na yung Nebe, pero hindi pumasok. Sabi ko, Lindo, listop! Kinulang ng lakas ang tira ni Jeanette Lee upang maipasok ang 9. Tatlo. 6-3. Naging tatlo na ang kalamangan ni Efren sa pagkakataong ito. Facing the magician, Efren Bata Reyes.
four games, but she's breaking right now and she got one into the side pocket. Punta na tayo sa rack 11. Dejado sa Jeanette Lee, 3-7. Tapos yung ayon pa. Then she was really having na dapat amahin mo sa shape yung rack. Hindi tumama pa. Doon niya tumama yung doon para... Yung angulo sa 4, tapos yung 5 na dito sa baba. Your players, these are the hardest shots. Ooh. Yung kanyang pina pa, yung kanyang cut marin, mahihirap yan. Hindi madali. Nagkasunod-sunod na ang pagkakamali na Jeanette Lee dito. Efren has been playing a waiting game. In other words, pinapabayaan niyang magkamali si Jeanette. Yes, that's what he's been doing. He's been very patient with that. Pinaparosahan naman ni Efren ang bawat mintis ng Black Widow. Kumpiyansa niya yung bumbo, yung pinaglalaro. Kaya medyo mataas na ang confidence ng magician dito. It's my home court. By billiards aficionados. Yeah, and that smile of his is Jeanette Lee. Oh. I think the same thing. And it is now 8-4. Sa taong ito, 6 na major world titles ang napanalunan ni Efren. Kabilang na ang World Pool League Championship 2001. Between the Black Widow, Jeanette Lee. Masyado ka naman talagang maka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumablay si Efren sa 1. Isa itong malaking oportunidad para kay Jeanette Lee. Title nito para kay Jeanette Lee to pick up Medyo lumobo na nga ang kalamangan ni Efren dito, 10-4. Kilala ng herbal doctor. Nakakatulong daw talaga. Talaga. Oh, maski na. Medyo na short si Jeanette Lee dito para sa tira sa 9. Bili-bili kita minsan yan, di ba? Ako! Pero buto na lang, na-placing. Hindi, wala na. Finish na. Dahil sa bad position play, sumablay si Jeanette Lee sa 9. Isa. Duplete. Kulang. Pero insurance. Talaga rin may pagkatanga ito. Hindi sa katakot. Ito ah. Yung pinabibili kong tako. Hindi. Sayang naman. Sa huli ay nanaig at nakuha ni Efren ang rack na ito. An easy win in that particular rack and takes the 12-5 lead. Sabi nga, check. Yung may pumasok. Maybe with a combination shot. Will he take it or will he play it? Section 2 mirror yan. Marami yan siguro. Sa tagal-tagal ko naman. Oy. Oh, yun. Swerte talaga yata. Mapasok. Ayun, may pumasok. Venus, wala tayo magagawa. Ito, swerte. Ma'am, galing mo pala dyan, ah. Magaling ang tiyamba mo, malakas, eh. Swerte. Ayun, sa ganun. Hindi ba maliwala? Tawa ng tao siya. Magkatiyambang ko lang yun. Paano masabi? Wala talagang ibang tira. Swerte yan. Swerte lang yun. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindi na swerte yun. Ating dito eh. O baka nagugutom yan. Bago matapos ito, umaba ng tre. Sorry ha. Okay, go to see you. Strong by Jeanette Lee. Oh,
Nanalo nga si Efren Reyes sa larong ito 13-5 laban sa Black Widow ng Amerika na si Jeanette Lee. Nakuha pa rin na Jeanette Lee ang second prize na $5,000 o nasa mahigit 200,000 pesos. Habang nakuha naman ni Efren Reyes ang first prize na $10,000 o nasa mahigit kumulang 500,000 pesos. Sa umpisa, siyempre, kinakabahan ako. Baka malamangan ako. Baka maunahan niya ako ng score. At least, siyempre, baka mahirap din mag-abol eh. Alam mo, yung mga inisan, yung ibang pumapasok na tsatsambahan ko lang yun. Hindi man talaga ginagawa. Swerte lang yun. Buenas mo naman! Enjoy din ako, siyempre. Lalong-lalo na. Babae pa naman nakalabang ko. Kala ko matatalo pa ako. You can lose to a friend Father Reyes, but you lost to the greatest player in the world. Yeah, exactly. I mean, I would have definitely loved some more opportunities to play. You have to give respect to Efren. He's a great player. He's always going to give you a good match, and he's going to make you pay for your mistakes. And that's what he did. Maraming salamat po sa panunood. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe na din kayo. Hanggang sa muli, paalam!